Kapar, welcome back po sa ating panibagong episode. So, for today's episode, magluluto tayo ng stir-fry veggies with scallops. So, kaninang umaga, maaga ako na malengke, siguro mga 5 or 5.30, nasa palengke na ako. So, it's my routine, especially during weekends, kapag nandito lang ako sa apartment na mamalengke, siguro gusto ko rin na talaga lumabas kasi there are times na nakaka-bored talaga. So, disclaimer lang po, hindi po tayo professional. Gusto lang po nating i-share tong video na to. Siguro kasi hilig ko rin mag, you know, create ng videos. So, I hope magustuhan nyo. Salamat nga pala sa pag-subscribe. If bago ka sa channel to and hindi ka pa nakakapag-subscribe, don't forget to click that red button dyan sa kanan, yan. Click mo yan para lagi ka maging updated sa mga bagong videos ko. Click mo na rin yung bell notification. And don't forget to like and share. So, okay. So, for today's video, papakita ko sa inyo yung mga ingredients. Okay, first ingredient natin is garlic. Next is onion. So, we have white and red onions. And we have the oyster sauce. Okay, so we have parsley and our main ingredient, which is the scallops. Also, we have the chili, basil, and black pepper. We have cauliflower, broccoli, and we have French beans. So, this is the stem of the broccoli. So, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede po natin isama yung stem ng broccoli. For as long as malambot siya, pwede po natin siya isama. And also, the baby corn. Okay, so simulan natin yung pagluluto. So, itong scallops, titimplahan natin siya ng konti. So, lalagyan natin siya ng pepper. Konting pepper. Gusto ko siyang lagyan ng basil. So, lalagyan ko siya ng konti. And chili. Ayan. So, medyo maanghang. So, kasi medyo maanghang. And then, lalagyan natin siya ng konting cornstarch. Ito nga pala, hindi ko nabanggit sa ingredients kanina. So, nilagyan ko siya ng konting cornstarch. Actually, pwede namang wala. Okay, so, piprito muna natin yung scallops. So, ako, nauna akong maglagay ng bawang. Yung iba, inuuna nila yung sibuyas. So, I don't know. Para kasi yung feeling ko mas malasa kapag nauna yung bawang. So, depende yan sa inyo, mga kapar. Next is yung ating sibuyas. So, we have the white and red onion. Magsasabayin ko na. Ihuhulog naman natin yung parsley. Then, the French beans. Sama na rin natin yung baby corn. Okay, so hulog naman natin yung stem ng broccoli. Okay, so hulog natin yung cauliflower. And sama na natin yung broccoli. So, lagyan natin ng konting tubig. Konti lang. Siguro mga less than 1/4 cup. Para lang umulo siya and lumambot ng konti yung gulay. Okay, so lagyan natin ng oyster sauce. So, mga kapar, flex ko lang din yung bagong apron ko. Ayan. So, bagong mago to, kaka-deliver lang nung para 2 days ago. So, nakita ko siya sa online. Ayan. So, mura and maganda yung tela. So, hindi siya, I think this is waterproof. O, waterproof ba ang tawag doon? I don't know. Basta maganda siya.
komportable yung suot. Yun lang. Konting trivia lang. Kanina kasi nagre-research ako na difference ng stir frying sa sauteing. So, kapag sinabi mo kasing saute, ito yung pagbigisa. Itong stir fry, ang difference pala niya is kailangan mas malakas yung apoy, mas mabilis yung pagbigisa or pagluluto ng gulay. So, yun. Parang medyo social-social lang konti pakinggan yung stir fry. So, ihulog na natin yung scallops. Ayan, haluin lang natin. For about 2 minutes, luto na to. Luto na yung ating stir fry veggies and scallops, and we have kamote. So, alternative to yung kamote kapag hindi ako nagra-rice, especially during weekends na nandito ako sa apartment kasi konti lang yung physical activity and medyo lumalaki na tayo. Okay, so yan, samahan nyo ako kumain mga kapar. Okay. Anong texture ng scallop? Medyo meaty. Siyempre, lasa seafood pa rin. Typical na lasa ng seafood. Pero mas masarap siya kaysa sa tahong. And yung previous episode natin na may kasama siyang clams, mas malasa pa rin siya sa clams. Masarap. Broccoli and kamote. So, hindi ko talaga alam kung anong difference ng carbohydrates ng kamote and rice, pero alam ko carbs din to. It's just that mas nagre-react yung katawan ko or mas mabilis akong tumaba sa rice. So, kapag ganun, and feel ko na parang bigat ko na, nag-off-out ako sa kanin, and then, nag-alternative ako ng kamote, sometimes, saging. Yan. Ano natin? If bago ka sa channel ko, please don't forget to hit that subscribe button sa baba. And click mo na rin yung bell notification para lagi kang makaka-receive ng updates or notification pag may mga bago akong upload. Also, don't forget to hit like and share and comment down below.